FM with DJ Chini. Dear Max FM, Chin, kung natatandaan niyo po ang sulat ko nung tumakas ako sa poder ng tatay ko dahil sa pagtangka niya sa akin, gagawin ba naman akong asawa niya kapalit ng nanay kong namatay na? At sa pagtakas ko, tinulungan ako ng isang midwife at ang pinsan nitong si Koy, na siya namang naging asawa ko ngayon. Ako pala ito ulit, si Tisay 58. Nagpapasalamat ako at binasa niyong unang sulat ko noon. Walang tigil ang pagluha ko habang nakikinig sa inyo. Hanggang radyo lang kasi ako. Hirap makakuha ng signal sa inyong live stream sa lugar namin, kung saan ay dito kami nanirahan ni Koy simula nung ikinasal kami. Narito kami sa munting lupain namin na halos kapitbahay namin na mga badyaw. Kung natatandaan nyo, lumaki ako sa kalsada. Kalong-kalong ng malong ng nanay kong badyaw, nanlilimos kahit saan. At sa edad ko ngayong 52, ay di ko pa rin mawaglit sa alaala ko ang sinapit ko kay tatay. Pero namatay man lang siyang, hindi ko siya nadalaw sa kanyang libingan ni minsan. Nalaman ko din kasi na namatay na siya sa kanyang depresyon at katandaan noon. Lumipas na ang 3 taon. Yun din ang mapanahong ikinasal kami ni Koy. Sabi ko nga sa sulat ko, hindi naging madali ang pag-iibigan namin ni Koy. Bagamat tinulungan ako noon ng ate at mga pinsan niya, tutol naman sila sa akin na maging parte ng kanilang angkan. At lalong ayaw nila akong maging asawa ni Koy dahil lamang sa isang nga daw akong badyaw. Chin, sabi nga nila, kahit isay daw ang itsura ko, ay hindi pa rin sila makakapayag na maging parte ako ng pamilya nila. Pero si Koy ang tanging naging pag-asa kong magkaroon ng bagong buhay, bagong pananaw sa mundong akala ko'y walang kasing lupit. Si Koy ang laging nagpapangiti sa akin ng mga buwang na trauma ako sa pangyayari sa buhay ko. Ni halos hindi ako nagsasalita nun. Siya ang nagpapasaya sa akin. Siya ang naging sandalan at karamay ko. Kaya naman, naging madali sa aking mahulog ang loob ko sa kanya. Siguro nga, nagandahan sa akin si Koy. Kaya niya ako nagustuhan. Tisay eh. Ba't yun lang naman ang meron ako? Maliban doon, wala na akong maipagmamalaki sa pagkatao ko. Ang akala ko noon, pampalipas oras lang ako ni Koy. Pero hindi pala. Totoo siya sa akin. Pinanindigan niya ako. Ipinaglaban sa pamilya niya. Sinunod ang sariling desisyong pakasalan ako. At dahil doon, Chin, sobra ko siyang minahal. Utang na loob ko sa kanya ang buhay ko. At kahit isa lamang akong pobreng badyaw, tinanggap niya ako ng buong buo. Ano man ang dinanas ko noon, ano man ang pagkatao ko nung una pa niya akong nakilala, tinanggap niya ako. Minahal niya ako. Nakapagtapos din ako ng high school at vocational course sa tulong ni Koy. Mag-asawa na kami noon, Chin, nung pinaaral niya pa ako. Hanggang natuto ako sa buhay. Kaya naman may negosyo ako ngayon ng mga RTWs na may sapat na rin kita para sa pamumuhay ko. Oo, Chin, pamumuhay ko na lamang. Dahil 2 years ago, ay kinuha na sa ng langit si Koy dahil sa inatake siya ng high blood. Wala na kaming naging anak.
Pero nanay-nanayan ako ng isang 15 years old na mabait na dalaginding at naging anak-anakan ko na. Iniwan kasi siya sa akin ng auntie niyang sumama sa Arabo na dati lamang ay kapitbahay namin. Kaya naman sa akin na rin siya lumaki. Mabuti na rin yun nung nawala si Koy, andyan naman siya pumalit. At nagpapasalamat ako na may isang Koy sa buhay ko na pinahiram sa akin ng Diyos. Binigyang kulay ang madilim kong mundo. Nilagyan ng dekorasyon ang buhay ko. At kahit lumisan na siya ay may isang anghel namang naiwang kasama ko ngayon. At masayang nakatuwang ko sa buhay. Kaya naman wala na akong mahihiling pa. Naging masalimuot man ang kahapon ko noon. Pero nang dahil sa kahapong yun, nakilala ko si Koy. Salamat sa poong may kapal dahil napakadakila niya. Nasaan man ngayon si Koy, alam ko nakamasid lang siya. At Koy, mahal na mahal kita. Salamat sa pagbibigay dekorasyon sa buhay ko. Until here na lang, Chin, at maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham. Sana'y marami pa kayong ma-inspire sa inyong programa. Please play my favorite song. You Decorated My Life. Ang inyong Kamax, Isaiah 58. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon, at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.